Guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic QSM. Ngayon po ay may ito-troubleshoot tayo na Samsung Galaxy Tab 10.1. Opo, ang kanya pong model ay SHW M380S. Pakita ko po sa inyo. SHW M30S. Ayan po, pakita ko po sa inyo. Hindi ma-focus. Ayan po. Sensya na kung hindi ma-focus. Maayos. Ulitin ko po, ang model niya po ay Samsung Tab 10.1 SHW M380S. Opo, ito troubleshoot po natin siya ngayon dahil dinala po dito ng may-ari. Ang sabi, matagal daw pong na-stock. Kasi may pagkakataon daw po nung bago ma-stock, ayaw na niyang mag-charge. Ayaw daw pong mag-charge, baka daw po sira yung charging pin. Since then, hindi niya na po chinarge. Pinilit na i-charge o ano, in-stock niya na lang po. So ngayon, check po natin kung ano po yung pwede nating magawa sa kanya. Baka magagawa pa po. Check po natin kung ano pong naging problema. Samahan niyo po ako. Tara. Gamitin po natin yung ating mga opening tool. Ah, ito. Yung steel na opening tool natin. Tweezer. Ito po. Yung ito ang slide na tool. Check po natin kung paano natin to lagay ko po dito ang bukas niya. Ayan po. Na-open na po ng bahagya. Dito. Sa side na to. Baka po ito nga. Ayan. Medyo kapag dito po binubuksan sa harapan ng pinaka LCD. Hanggat maaari po unti-unti nyo lang pong iangat yung mga sides na ito. Itong plastic side na yan. Ayan. Ayan. Unti-unti nyo lang pong angatin yan. Kung kaya ng kuko nyo, unti-unti nyo pong iangat. Tapos, paikot po dito. Kung kaya pa rin ng kuko nyo, nakakaangat na ganyan, slide nyo lang doon, sa parte na yun. Ayun. Kasi po, delikado yung screen kapag mabasag po. Ayan. So, pag gumamit naman po tayo nito, hindi ko po kasi ito tantyado eh. May time nababasag ang ano po, ang LCD. Basta na iangat nyo na po itong mga side na yan. Pupunta na po kayo doon sa kanto. Yan. Yan ito po. Hanggat maaari. Yan. Yan. Maangat nyo po yung dalawang kanto niya. Yung madali na pong buksan niya na yan. Ganyan po. Ayan. Yung mga parting matigas i-slide, huwag niyo pong pilitin. Paluwagin niyo po muna. Angat-angat yung ganyan. Ayan. Ayan po.
Ayan. Ayan po, buti na angat natin doon, di sumama yung kanyang matalas na anong jack ng earphone. Talas po nung jack ng earphone, nakasabit po talaga doon sa ano, nakalock dito sa pinakabutas niya. So ayan, kapag pwede na natin siyang ibukas na gano'n, punta naman tayo sa ibang side kasi nakalock pa. Ayan, ayan, ayun, okay na po. Ayan, so na-open na po natin. So ngayon po, disconnect po natin tong battery terminal, tapos sukatin po natin yung voltahe niya, yung voltage ng kanyang battery. Sun po tayo ng konti para mapakita natin yung konti pa. Ayan, makita yung sukatin po natin itong tanggalin po muna natin. Oh, stick po talaga yung pinatatanggal ko minsan para hindi po magkaroon ng shortage. Minsan ay isusundot sa positive negative, kaka problema yung board. Check po natin ngayon. Check po natin yung voltage ng battery po. Kailangan po natin. Nakita 00 po, ano po, 00 yung kanyang, ayan po, 00, ibig sabihin po na drain yung kanyang battery, na overdrain. Kapag ka po overdrain ang battery, kahit ano pong saksak sa charger, hindi po talaga siya magcha-charge. Kaya kapag ganun po, na-drain na ng gusto ang battery, dadalhin nyo na po sa technician. Tapos ang gagawin po natin dito, isa-shock po natin yung battery. Manumano po natin isa-shock, tapos kakargahan po natin ng bahagya, manumano rin. Manual po, ayan. Wala pong laman yung kanyang battery. So side muna lang po natin itong tester. Para maka... punta po tayo na maayos dito sa gitna ulit. Yan. Ngayon, para ma-shock po natin siya, yung battery. Shock po natin yung battery. Oh, may kakaibang kulay ah. Saan galing yun? Alam na kung hinawakan, nakakaiba dito ah. At may ink. Ang galing tong ink. Bigla-bigla na lang itong lumalabas ah. Ka-ink. Nagulat ah. Ito pong terminal na
red at saka yung black, tatanggalin po natin dito sa pinaka holder, yung pinaka wire holder na yan. Tatanggalin po natin siya. Ayun oh. Ayun, saan galing to? Ay, grabe, saan galing to? Bakit merong ganun? Magkaroon ng ink. Ah, dali lang po, linisin po muna itong ink. Ayan guys, tuloy na po natin. Tanggal na po natin yung ink sa kamay. Ito po, yung positive na red, tsaka yung black na negative, tatanggalin po natin dito sa pinaka plastic holder na yan. Yung wire holder. Natira pang ink sa bilid. Galing. Tanggal na po natin. Yung pagtatanggal po nitong terminal na yan, yung positive negative, iaangat lang po natin to. To. Makikita nyo po ito po. To. Angat lang po natin yun. Ipapatagilid pa sa makita na maayos. Yun po. Ayan. Angat lang po natin yung plastic na yun. Pag naangat natin yung plastic, saka po natin mahuhugot to. Tapos itong kabilang side, angat din lang po natin yung plastic. Sugutin po natin yung negative. Ayan. Tapos pwede nyo na pong ibalik yan kapag na-shock nyo na siya. So gawin po natin. Ulit po, itest po natin. Testing po natin yung voltage. Ay, meron 3 point something. Oh, sa kamay ko nang gagaling to. Okay, may karga po siya na ayan, 3.26. So try po natin na makargahan siya ng mga 3.8. Salagsa lang po muna natin siya dito sa pangkarga natin. Oh, wait po. I-prepare ko lang. Ayan guys. Ito po yung ating pangkarga tsaka at the same time pang-shock po natin kapag ka-empty yung battery. Check po natin kung may boltahe itong ating pangkarga. Ayan po. Lumalabas po na ayan. 5 volts po, 5.15 volts po. Nakaselect yung tester natin sa 20 volts. Ayan po. So, kakargahan po muna natin siya ng mga siguro mga isang oras. Opo, isang oras minimum. Dag nakarga sa kanya. Detach po muna natin to. Detach po muna natin yan. At check po natin yung voltage ng kanyang karga. Ayun. 3.8
3.84. Oh, 3.8. Medyo mataas-taas na rin po ng konti. Palagay ko kaya niya na pong i-power on yung ngayon po ay lalagyan ko po muna itong isa ng tape para hindi po sumayad sa ibang parte nung board. Ganun din po itong isa. Tapos insert na po natin, ano po, ayun, nandun pala yung ink, may ink sa loob ito, ayun oh, baga galing tong ink na to ah, ayun pa yung pala yung ink, oh nalulusaw yung kanyang yun, oh ayun po, dun po pala sa jack galing yung ink, ayun oh. Ito po, hindi ko po makita-kita kung saan nagaling yung ink kanina. Dito po. Ayan po, ayan. Tanggalin po natin yung ink. Ayun, eh. Madami siya. Kaya pala, nagtaka ako. Bigla na lang nagka-ink. Ayan, iwasan na lang muna natin. Dami siyang ink. So, testing po muna natin. Clip muna natin yung kanyang battery terminal. Ayan po. Ayan. Hindi na po natin muna kailangan na ilagay itong dalawa. Kasi gagana po yan. Kahit wala po yung dalawa na yun. Kasi may natitira pa po dito na positive and negative terminal. Dalawa po sila. So, power on po natin. Subukan natin. Teka. Ito po. Subukan natin. Power on. Halin kaya dito sa tatlo. Po. Oops. Hindi po. Okay. Ayun. Tanggal po pala. Ayan. Insert natin. Litid po natin. Ito po. Taas. Power on. Ayan po guys, nag-open na po siya. Opo, so, base po dun sa troubleshooting natin na ginawa, ay lumalabas po na nalobat ng husto. Nalobat ng husto yung tablet. Kaya nung drain na po yung napabayaan na ma-drain yung battery niya, nung isinaksak na po siya sa charger ay hindi na po gumana kasi overdrain na po siya. Nagbilot 3.7 na po siya. Kapag mas mababa pa sa 3.3 or 3.2, mahirap na pong kargahan yung device sa charger. Kapag kaganoon po, kahit ibabad nyo po yung charger doon sa device, hindi po siya kakarga. Ano po? Kaya, ang gagawin po, mano-mano talaga nakakargahan kapag ganun. Ibig sabihin po, yung minimum na 3.3 na dapat na, ay 3.7, minimum na 3.7 na dapat nahuhold po nung battery, yung minimum niya, nag-i-stay siya sa 3.7, eh, bumaba na po. Kaya, ang tendency po, pag nalobat ng husto, ito po ang mangyayari. So, good news po, okay na po siya. At, checkin na lang po natin yung iba pa. Sandali lang po ah. So, yun nga po guys. Ulitin ko po, ang kanyang model ay Samsung Galaxy Tab 10.1 po. At
Ang model number niya po ay, sandali lang. Ang model number niya po ay Samsung M380S po. Ayan. SHWM380S po ang kanyang model. Ano po? So, check po natin ngayon. Ngayon na po na may karga na siya. I-try naman po natin yung kanyang charger kung kumakarga na. Testing po natin. So, ito po yung charger niya. Try po natin i-charge. Ayan. Ayun po. So, medyo may, ayun po siya. Nakita niyo po. Ang kaso, may kulay red na sabi niya X. Malamang hindi po compatible yung ating ginamit na wall charger para sa kanya. Baka naghahanap po ito ng mas fit sa kanya. Ayun po. Naka-X po. So, ang gagawin po natin ay off po muna natin, tapos ibabalik po natin yung dalawang terminal. Ito pong dalawang terminal na ginamit natin para ma-manual charging, ma-manual charge siya. Ito po. Ayan yung dalawa na yan. Opo muna natin. Percent settings, may X pa rin po, may X pa rin po dun sa kanyang ano. Ayun po, ayun siya, may X pa rin po. Malamang hindi po compatible yung ating charger na inilagay sa kanya. Kasi wala naman po akong nakitang mali dun sa charging. Tsaka dun sa charging pin. So, observe lang po natin kung itong 9% niya po ngayon ay, teka po. Display brightness natin. Ayan. Ayan po. Tapos yung battery po. Charging 9%. So, monitor lang po muna natin to ng mga 10 to 15 minutes kung bababa po ba siya o tataas habang nakasaksak po itong charger natin. Check po natin, ha. Observe. Ayan po guys. Base po dun sa observation natin. Kanina po ay 9% po siya, ngayon po ay nag 10%. So, kahit po may nakalagay na X dun sa gilid,
dun sa side nung charging niya ay nagcha-charge pa rin po siya. So wala pong, palagay ko wala pong problema dun sa nakalagay na X. Hindi ko po ma-figure out kung bakit po may X dun. Or malamang sa wall charger po, hindi po ganun siya ka-compatible. Pero nagcha-charge din po. So ang gagawin po natin ngayon, isasarado na po natin yung tablet. Kuklose na po natin, lalagay na po natin yung back cover niya, and then that's it. Wait lang po, remove ko lang po itong charger sa likod ito, sa yan, remove ko lang po. Then guys, yan na po. Okay na po siya. Ang naging problema niya po, dahil matagal po siyang na-stuck, na overdrain po yung kanyang battery. Kaya yun po ang naging problema niya. Tsaka yung charging port niya po ay medyo madumi na po, kaya siguro nung time na china-charge niya eh hindi rin po ganun ka kumarga. So ngayon po charging na po siya. Ayun po. Ay, teka. Connect your charger. Teka, bakit ganun? Swipe. Ayan. Tapos check natin. Oh, 10%. Kumakarga naman po. Kumakarga po siya. Okay na po. At hanggang dito na lang po yung ating video. Sana may nakuha kayong konting tips kung paano i-troubleshoot yung ganitong tablet. Samsung ang model niya po ulit ay Samsung SHW M380S po. Ayan po. So maraming maraming salamat po sa panonood, at nawa po'y gabayan tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli po. Paalam.